will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Mga bossing, magandang araw, magandang umaga. So, ngayon, ang topic natin ngayon, mag-inspection tayo ng inflatable life raft. So, tara, umpisahan na natin. Ang life raft, or inflatable life raft, isa siyang life-saving appliances or life-saving device na parang backup sa lifeboat. Let's say lumubog yung barko, pwede siyang i-activate. Pwede siyang gawing shelter para makasurvive sa dagat. So, umpisahan na natin. Inspeksyonin natin siya sa kanyang itsura. So, syempre, makikita mo yung maker niya, Viking. Yung identification tube. Nakalagay dito yung pangalan ng barko, saka call sign, saka kung halimbawa nagpalit ng pangalan yung barko, naka-specify din dito. Syempre, kailangan may instructions. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. May drawings din. So kung mapapansin nyo, lahat ng life-saving device or firefighting equipments, kumpleto sa instruction eh. May drawing, may numbering. Ibig sabihin nun kasi, universal siya. Halimbawa, hindi ka nakakaintindi ng English, let's say yung mga Chinese na nagpauso ng COVID, hindi nakakaintindi ng English. Obviously naman, no, kahit naman grade 1 na bata, kayang intindihin yun. Kasi may numbering, saka drawing. So, syempre, ang pag-i-inspect dito, kailangan normal lang yung solas tape niya. Tapos, naka properly secure siya. Normal lang yung belt, securing belt niya. Wala siyang mga damage. Pangalawa, yung pinaka base niya, above the standard, hindi siya kinakalawang, naaayon sa SOLAS regulation. So ayan, yung shell plating niya normal, walang mga deformation, tapos naka-kompleto sa sticker. So yan, kung makikita nyo, kompleto siya. May approved type ng sticker ng SOLAS. Naka-indicate din dito kung ilan yung capacity niya, kung ilang tao. So nakalagay 16 person. Tapos yung haba ng painter nito sa ito mula dito. Haba niyan 36 meters. Siyempre nakalagay yung mga detalye na regarding sa barko. So naka-specify din kung gaano mo siya pwedeng i-stowed. So nakalagay maximum 25 meters. Nakalagay din yung last inspection service, next service, date of manufacturing, saka yung mga serial numbers niya. So syempre, inspeksyonin natin yung condition ng HRU or yung hydrostatic release unit mechanism, HRU. So from the word itself, hydrostatic, meaning to say hydro, tubig mag-activate sa kanya para ma-trigger niya tong system na to. Meron siyang maliit na blade eh. Yun yung puputol sa kanya dito para mag-release tong hook, para mag-activate to. So ang pagre-release nito, dalawang klase, pwedeng manually saka yung by means of HRU. Pag manual naman, napakadali lang, ibabypass mo lang tong HRU. Tatanggalin mo to. Itatali mo lang sa strong point ng barko. Tapos, syempre matatanggal na tong pelican hook niya. Matatanggal yung strap. Tapos, bubuhatin mo, ipupersa mo, itatapon mo sa dagat. Pero kailangan nito naka-made pass sa barko. Eh, ang haba naman ito, 36 meters eh.
So pag na, yun, nandun na siya sa tubig, let's say nasa tubig na siya dito, halimbawa, simulate natin, tinapon mo siya dito dun sa tubig. Pag nandun na yun sa tubig, natural yung painter hawak mo. Pag hinila mo yun, mag-activate siya dun. Yun ang paraan ng manual activation. So yung pangalawa naman na activation niya, yung HRU na tinatawag, yung ina-activate lang siya by means of hydrostatic release unit mechanism. So kagaya nga ng sinabi ko kanina, from the word itself, hydro release mechanism, tubig. Ipipressurize ito ng tubig, magti-trigger yung matalim na blade. Actually, nakapagkalas na ako nito eh. Ang itsura nito, may maliit siyang blade, ganyang kaliit na blade. Yun yung, tapos yung spring niya, kinumpress. Pag napasukan nyo ng tubig, iti-trigger niya to. Yan. Yung lubid na yan, puputulin niya yan. So pag naputol niya na yun, natural, matatanggal tong strap, ma-activate siya. Pero hindi pa basta-basta ma-activate. Kasi nga, may nakalagay pa dito na D-shackle. Yung D-shackle naman na to, nakakonnect naman siya sa tinatawag na weak link, weakest link. Pag sinabing weakest link, pag na-reach niya na yung depth ng water, let's say more than 4 meters, bibigay ito eh, weak link nga eh. Pag bumigay yan, nag-inflate na tong life raft, magpo-float free na siya sa dagat. Well, kaya nga, ano ba yung tinatawag na float free? Pag sinabing float free, ano yan eh? Design niya na dapat walang barrier siya. Halimbawa, ito. Naka-install siya sa open lang, walang harang. O, tamo, may harang ba? Float free yan. Yan yung mga design ng mga ganito, kagaya ng mga e-curve. Kailangan float free, walang barrier. Let's say, dito mo siya nilagay. Mula doon, dito na ilagay, sa tingin mo kung lumubog yung barko, mag-activate man siya, tatama siya doon sa kisame. So, hindi yun float free. May barrier eh. So, ganun lang. Sa inspection, okay naman. Basta normal lang yung itsura niya. Ayos naman yung marking niya. Highly visible siya. Kaya tama yan, no? May pintura siya na dilaw. May stencil siya na nakalagay na next service or HRU expiration. May nakalagay na tip clear. So yun, okay naman. Pag nakita niya ng inspector, ma-amaze kagad siya. Sasabihin niya na well maintained yung mga life-saving appliances mo. So yun lang mga bossing. So yun, nakapag-inspect na tayo ng life raft. Inflatable life raft. So ganun lang kadali. So paano? Abangan naman natin ang susunod na kabanata. Dito lang yan sa Easy Lang Yan sa Trabaho ng Thirdmate. Nga pala, bago natin makalimutan, syempre, kailangan, kung may life raft ka, kailangan may life raft launching procedure ka, saka mga stickers na malapit lang sa kanya. Kasi kung wala ka niyan, magiging remark siya ng betting inspector. So, yun lang. Tara, baba na tayo. Unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beauty.